Pinag-uusapan na ang mga pamamaraan para maiwasan ang posibilidad ng supply shock sa bigas, bunsod ng tagtuyot sa bansang China. Kaya't nakatakdang ipamahagi sa susunod na buwan ang 5,000 pisong ayuda sa 60,000 magsasaka, habang isinusulong ng Agriculture Department at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagbibigay ng 100,000,000 pisong pondo para palakasin ang produksyon ng asin. May ulat si Claisel Partilla. Bago pa dumating ang bear months, pinaghahandaan na ni Odette ang budget sa pagkain. Kunyari, pagpasok ng September, ang halagang bibili mo 100. Kunyari na lang ha. Pagpasok ng December yan, naabot siya ng 200 plus eh. Ang diskarte ko talaga, maaga talaga mamimili. Namin kaya bumili ng biglaan, kaya pa unti-unti po. Kanina, tinalakay ng House Committee on Agriculture and Food ang kasapatan ng supply ng pagkain sa huling dalawang quarter ng taon kung kailan tumataas ang demand at presyo ng pagkain. Pinangangambahan kasi ang posibilidad na supply shock sa bigas bunsod ng tagtuyot sa bansang China. Nakataas ang National Drought Alert sa China matapos tamaan ng heat wave ang daan-daang ektaryang palayan. Worldwide shock sa supply given yung China situation. Possibly po yan, Mr. Chair. Ang worry nga rin po natin ay kung magkaganon po yung China, so they'll be getting the rice from Vietnam, India. Kung magkaganon po, posibleng magtaasan po yung presyo ng mga imported rice. Ayon sa Department of Agriculture, papalo sa higit 2,000,000 metriko tonelada ng bigas ang angkatin ng Pilipinas sa buong taon. Para mapataas ang lokal na produksyon ng palay at supply ng bigas, determinado ang DA na ipatupad ang masagana program sa Oktubre. Bubuhusan din ang tulong sa binhi, abono at makinarya ang mga sakahan. Nakatakda namang ipamahagi sa susunod na buwan ang 5,000 pisong ayuda sa 60,000 magsasaka sa ilalim ng Farmers Financial Assistance Program. Aarangkada rin ang Agriculture Caravan para maparehistro ang mga magsasaka sa malalayong lugar at mabigyan ng nararapat na ayuda. Wala po tayong kinakatakutan na shortage at this point. In the same manner, Mr. Chair, we are also pursuing na mapalakas po talaga yung ating local production, ma-increase po natin. That's why our President is also our Secretary is really pushing na magtuloy-tuloy po yung ating masaganang programs. Siniguro rin ng DA na sapat ang supply ng lokal na manok, itlog, isda at patatas. Tinututukan naman ang kakulangan sa supply ng baboy, puting sibuyas at bawang. Nagaangkat ng karagdagang supply ng baboy at bawang pero pinalalakas naman ang produksyon sa bansa. Nagsasagawa na rin ng inventaryo sa supply ng puting sibuyas habang mahigpit na binabantayan ng smuggling. Sa ngayon, hinihikayat ng DA ang mga hotels at iba pang kainan na gumamit ng pulang sibuyas kung saan may sapat na supply ang bansa. Sinisikap din ng DA na i-connect ang mga producer sa mga consumer. What we have to do is to be able to link more producers to our palengkes and our tinderas. Samantala, isinusulong ng DA at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagbibigay ng 100,000,000 pisong pondo para palakasin ang produksyon ng asin. Para sa pagpapalakas ng kapasidad ng ating mga salt makers dito sa bansa, so nandyan po ang pagbibigay sa kanila ng makabagong teknolohiya, ng makabagong kagamitan at kaalaman po. Claisel Pardilia, para sa Bayan.